itlog. At ngayon naman, magmimirinda na tayo. Kaya mga kadede, kain tayo at tumalaok. Yan o. Kanyang po mga kadede, yun o, gagayak ng panghuli ng labuyo. Ano kaya ito? Ito nyo parang luya o. Pero hindi siya luya. Kamukha lang ng luya. Umaga mga kadede, welcome na naman po kayo sa aking panibagong vlog. At ang oras po natin ngayon ay alas 8:16 na po ng umaga. At araw po tayo ngayon sa Sabado, pecha 31 na po tayo ngayon ng December. At gusto kong batiin ng Happy New Year po kayo lahat. Sa lahat po ng mga solid ng Team Kapanalig, Happy New Year po. At sa lahat po ng mga sponsor ng Team Kapanalig, Happy New Year po sa inyo lahat. Sana palagi po kayo mag-iingat, ganun din po sa inyong pamilya. At ngayon yung umaga, kasama kayong kapatid ko, mga ngatim muna kami ng labuyo dito sa baba ng kubo dahil dito na dinig kami natin ako ng labuyo. At siyempre ngayon nauna na yung kapatid ko dyan, medal siyang kanyang pangating labuyo. At ngayon, bumili rin tayo ng tinapay para maya maya mamerienda natin. At andito kami sa kubo ngayon. Tatay Sara, good morning! Ako? Akong tao? Ako? Bumili lang ang tinapay sa taas. Nag-iinit ng tubig. At syempre, ito, nandito na ulit tayo sa kubo. Balik na ulit tayo dito. And tara! Welcome to Kubo! Okay, taas tayo dito sa loob. Dahil pag sa labas natin nilagay yung ating pagkain, kinakain ni Diwata. Alam nyo naman si Diwata. Basta mapababa, agad din tinatangay. Siyempre, alam nyo naman, tayo lang ang tao dito. At ito nga yung hinagaan ko pa. Hindi ko pa na natanggal. At yan yung mga kadede, yung kapatid ko nandito na sa una. Alam nyo naman, may sanay siya gubat kaya napakabilis lumakad. Palagi akong naiiwan. Kaya tatawagin natin. Pag tinawagin naman natin, nagagalit. Siyempre, alam nyo, sa lahat po ng mga viewers natin dyan na hindi marunong mangati ng labuyo, kinakailangan po sa pangangati talaga ng labuyo, hindi tayo maingay para hindi tayo malayo ng alpas. At ngayon, hindi natin alam kung saan nagpunta kaya. Kaya tatry natin tawagan. Naandito na nga pala sa baba. At sundan niya natin dito sa baba. At siyempre, bago siya maglagay ng kanyang pangati, pakikinggan niya muna kung saan naaandoon yung alpas na labuyong kakatiin. Kaya mga kadidi, pakikita ko sa inyo yung muling pangangati ng aking kapatid na labuyo. Isang araw daw siya nangati. Kung ilang araw, nakahuli siya tatlong labuyo. Tapos ngayon, sinamahan ko siya dito dahil may nadinig nga tayo labuyo dito sa baba ng kubo. Kaya dito siya mangangati ngayon. At try lang po natin mga kadede kung mahuhuli. At kung hindi ba mahuhuli, wala tayong magagawa. Siyempre, hindi naman natin kaya mahahabol yon. Dahil alam niyo naman, yung labuyong ligaw, napakabilis talaga lumipad yan. Bilis pang tumakbo. At pagsuot niya sa mga sukal kung tawagin dito, hindi natin kaya mahuli. At yun yung kapatid ko na andyan sa una. Siyempre, sundan tayo. At mamaya nga, pag nailagay niya yung pangati niya, tatas kami doon sa kubo para magkape. At may binili na nga tayo doon tinapay. Kasi natin may merindahin. Nakikita naman yung mga kadidi yung dinadaanan ng mga ngati. Oh. Diyan kailangan nakabuta. Kaya lang hindi ako nagbuta. Yan. Buti yung kapatid ko nakabuta. Ako hindi. Yan. Nandiyan na siya siya una. At hinahanting na nga yung labuyo. Pero dito ko natin binigyan na siyang araw. Eh, kahapon.
Kaso palalim na tayo ng palalim. Pagubot na ng pagubot yung pinupuntahan natin. Ayan. Kita nyo, napakagubat ang ating paghuhulihan ng labuyo. Oh. Mukhang malayo pa ang kanyang pagtatambangan ng labuyo. Ah. Ah, dito pala napakarami ng gabi. Oh. Yung palakbap sa mga nilaga. At dito mga kadidi, napakarami ng kahoy na. Yung tuyo na, pwede natin panggatong. Tapos yung iba naman, pinapaputol at ginagawa sa bahay. Nakatakot dito, daming may ahas dito ah. Ano kaya ito? Kita nyo parang luya oh. Pero hindi siya luya, kamukha lang ng luya. At yan ang bunga, tinatawag na bunga. Kaya lang, wala siyang bunga. Tinawag na bunga, wala namang bunga. Ganito siya pagmaliit. Wow! Bakit meron ditong ganito? Ano to? What happened? Ipinagbahayan, no? Ipinagkubuhan pala dito, oh. Yan. Kita nyo, gubat na mga kadidi. Minikukubo pa, oh. Wala na yung kasama natin ha. Napakabilis talaga lumakad. Tara, sundan natin. Tabang pinakikinggan niya yung alpas. Siyempre, tahimik lang siya. At yan niya. Binabanan niya ang kanyang bag. Parang gagayak na niya yung kanyang pangati. Yan, tara. Yan, nililinis siya na nga yung kanyang paglalagay ng kanyang panghuli. Nakagulo talaga pag hindi nakabuta. Yan nga mga kadidi, at inaayos na niya yung kanyang paglalagyan ng pangati. Tapos may nagkubo rin doon, oh. Nakikita naman nyo, ginagayak na kanyang panghuli, oh. Yan, oh. Kanyang po mga kadidi, yun, gagayak na ang panghuli ng labuyo. Yan kung tawagin dito si Ay. Yan po, nasa 40 piraso yung panghuli niya. Oh. Kita nyo, itim na yung panghuli. Yan, pakikita ko nga sa inyo yung pagagayak ng kung paano manghuli ang labuyo. Diba, napakarami na silo, oh. Shoutout po sa lahat ng viewers natin dyan, hindi pa marumangate. Ang ganyan po yung pagkakasana ng labuyo.
at kay Sir Robert Enriquez. Yan po, nangangati na po kami. Yan, may panghili pa palang ganun. Tinanggal na nga ang tali yung kanyang pangati. Ah, yun pala, may tali pang bukod sa roon. May ibang pantali. At yan. Lalagay na niya ang kanyang pangati. Kita niyo naman, napakaiksi ng tali ng pangati. Tapos yung kakalabanin niya, alpas. Yan, inilabas na nga. Diba? Okay na, naitambang na. Yan. Okay na lang natin. Tumalaok. Iwan na natin at siyempre dito naman tayo pupunta sa kabila dahil dalawang pangati yung dala niya. Yan, tumalaok na siya. Patas na nga tayo. Ihanap naman natin ang pistil yung isa. Siyempre, salib pa rin tayo. Tingnan natin kung saan lalagay yung isang pangati. Balik pa rin tayo dito. Mukhang malayo ang kinakapi namin ah. Hindi pala sagot ah. Pangangati po mga kadidi ng labuyo, hindi katulad ng pangangati ng manok. Yung manok, madaling katiin dahil nasa sa bahay lamang yung manok. Kaya naglalayas ng manok, matatapang yan. Dito nga muna kami tambay habang naantay pa namin sumagot yung alpas. Tambay pa lang at tambay pa rin kami hanggang sa ngayon habang naantay pa namin sumagot yung alpas na aming kinakati. At siyempre yan, hawak pa rin nakapatid yung isang labuyo na kanyang pampalit to sa isa mamaya. Yung pala sa labuyo, kinakailangan pag kaya pala dalawa ang dala, yung una pang intro, tapos may pang huli pa pala tayo. At yan yung pang huli. Mamaya raw, pag sumagot yung alpas, yung ligaw, yan naman ipapalit niya. Parang may pamatindihan pa eh. At pinakakain pa nga niya ng patuka. Hindi pa nga sumasagot yung aming kinakate. Siguro tulog pa. Baka may hangover din yung labuyo eh. Baka nag-inom kagabi. Kaya tulog pa hanggang sa ngayon. Kaya hintay-hintay lang natin magising yung kinakate natin. Pag sumagot na, saka natin napapalit tong isa. Sa labuyong to. Kaya alam mo na kadidi, sa pangangati ng labuyo, ang kalaban natin dito, inip. Siyempre, minsan yung kapatid yung ito, inaabot siya ng maghapon dito sa gubat. At may dala siyang pagkain, kape, tubig, para kung mauhaw, nainom na lang siya. Kung magugutom, kakain na lamang. Kung gusto magkape, nagkakape. Ito po dati, dinadanas niya araw-araw yung ganun, tapos napulo siya ng alas 3 pa ng madaling araw, napulos na siya ng pangangati. Pupunta sa gubat. Kami po magkakapatid, ako lang po ang walang hilig sa pangangati. Dahil pag gubat na, takot ako sa gubat eh. Lalo tiyanak. Takot ako sa tiyanak kaya hindi ako makapulos ng ganong oras. Kaya pang araw lamang ako. Pero
Hindi ko rin hilig yung mangati. Inawalan tatay ko dati, mangangati rin. Kaya yung tatlo kong kapatid, mahilig din sila mangati. Yung sa kapatid ko namang iba, kinakati nila ibon. Tapos mangati din sila ng labuyo. Kaya lang, ito ang mastermind ng labuyo. Itong kanya talaga ang pangati ng labuyo. Tingnan yung kapatid ko, titingnan yung kanya pangati dahil pumutak daw. At siyempre, papaiuna lang tayo dito. Hindi na maaari lagi tayo sama-sama pagpunta sa pangati. Yan, narinig nyo. Aral yung pangati niya, sinisipulo lamang o. Okay, at tambay pa rin niya kami dito ng kapatid ko habang naantay pa namin yung alpas na labuyo. Ang kasi ngayon hindi pa siya sumasagot. Baka nandun siya sa kabilang ibayo. Sabi ng kapatid ko, isang araw daw na andun lamang sa kabilang yun. Tapos pangalawa niya punta, lumipat sa kabila. Tapos ngayon, wala pa, hindi pa sumasagot hanggang sa ngayon. Hindi niya talaga makadidit yung mga tayo ng labuyo. Sakripisyo mo talaga, maghapon kang magbabantay. Pero minsan naman, may araw din na madali ka lang makahuli sa pagbaba mo ng pangati mo. After 20 minutes, yun, nasagot na yung alpas. Pero ngayon, nagtatagal kami, mga 1 hours na kami dito, hindi pa rin nasagot yung alpas. Siguro, malayo yung pinuntala sa kabilang ibayo siguro, kaya hindi pa narinig yung tilaok na ang aming pangati. Time check lang po tayo mga kadede, ang oras po natin ay 9:11 na ng umaga at ninyang umaga, pataas na tayo. Una tayo pataas sa kapatid ko dahil mag-iinit na tayo ng tubig para makapagkape at makapangin din tinapay. At medyo nagugutom na rin niya ako dahil hindi pa rin niya ako na albusal. Kaya una na tayo pataas. Samahan niyo ko pagtaas mga kadili. Una, at syempre, dito rin tayo dadasa din ang natin kanina. At pabalik na nga tayo para tayo mag-iinit ng tubig. Yan. Napakamog talaga ng daan dito. Dito na lang natin antayin yung kapatid ko sa kubo para pagdating niya okay na yung kape. Noong siyang araw mga kadidi, dito ko narinig yung tala akong labuyo sa banda rito. Tapos ngayon nung may pangati na, nawala na yung alpas. Ganun talaga may sa pag yung nangangati ka, lalo na't yung alpas ay hindi lalaban doon sa pangati. Ganun, naiwas siya. Nawawala talaga. Hindi na siya natalaok. Pero pag yung labuyo namang kinakati, may matapang. Sigurado, pag talaok ng labuyo ng pangati mo, tatalaok din agad yung alpas. Tataas na tayo. Kailangan nating maglaga ng kape. Ha? O diba mga kadidi, nakita nyo naman kung gano'ng kalayo yung pinunta namin ng magkapatid dyan nila. Tsaka babaan pa talaga doon sa gubat. Ay, panghina tumas. Update na lang kayo mga kadidi pag nasa kubo na ako. Alright, sa wakas mga kadidi, andito na rin tayo sa kubo at nakarating na nga tayo. At ngayon naman, mag-iinit na nga tayo ng tubig para makapagkape. At syempre, andito na yung ating tubig na inilagay kanina. Yan. Bukas lang natin, sobrang dami. At nandito na si Diwata at pakakainin niya natin si Diwata. Diwata, saan ka galing? Diwata. Diwata. Gihin tayong kape, Diwata, ha? Diwata, alis mo na, alis. Alis mo na, Diwata. Kita niya si Diwata. Oh, nasakit talaga. Ah, si Concho. Diwata. Ha? Diwata, si Concho. Ah, si Concho. Gihin niya muna tubig. Alright, at ito, napaapuyan na nga natin yung ating tubig. At nga naman,
niligpit tayo ng ating basong gagamitin. At yan yan mga kadidi, dahil mainit na yung ating tubig at ito yung kape, nilagay na natin dito sa baso. At tingnan natin ang tubig, kunakulo na. Yan, kunti na lang at kukulo na siya. Ito, at mainit na nga. Yan. At intindi lang natin yung kapatid ko para maya maya sabay kami magkakape at magluluto pa nga tayo ng itlog para palaman natin dito sa tinapay na pinili ko kanina. Okay, at ito nakakulo na nga yung ating kape at ating lalagay na. Wow, puno. Yan. Ngayon naman, itong kawali ang ating sisigang para tayo magprito ng itlog. Wala naman natin siya, tinapay. Para lalo pahina. Parang wala nang karga ating yan. Dahil lang natin uminit ang ating kawali. Pag uminit na, lalagyan natin ang mantika. At naubusan pa nga ng karga ang ating butane. Yan, mahina na lingas niya. Okay, at yan, andyan na nga yung kapatid ko at wala nga siyang nahuling labuyo. At ngayon naman, i-prito tayo ng itlog para palaman natin sa tinapay para makapag-almusal kami. At sabi ng kapatid ko, doon daw siya pupunta sa kabila, doon sa malapit siya bahay ng inay, doon siya mga ngati. Dahil wala ngayon nandito, hindi sumugot yung labuyo yung alpas kanila. Siyempre, dala na niya yung kanyang pangati. Alright, at ito, nakaluto na nga tayo ng itlog. At yan, may palaman na rin yung tinapay. At siyempre, ito po yung ating nilutong itlog. At ngayon naman, magmay merienda na tayo. Kaya mga kadiri, kain tayo. Yun tayo ng kape. Okay, at nakatapos na nga tayo magkape at nakapangain na nga tayo ng tinapay. Ngayon naman, yung kapatid ko umuwi na at may pupunta pa nga rin siya sa tabi ng bahay ng mga inay. Doon daw niya ipagpapatuloy ang kanyang pangangati ng labuyo. At may gusto lang po pala ko i-shoutout. Nestor Junior Teston, shoutout to. Papa Elmer TV, shoutout. Merna Atchensa, shoutout to. Nere Perer, shoutout po. Jenna Balana, shoutout. Pedrong Layas TV, shoutout. Lester Flores Vlog TV, shoutout. Sinaida Maloles, shoutout. Kuyars TV, shoutout. Michael Kuembao, shoutout. Danilo Bibit, shoutout to. Ian, shoutout to. Ariel Oplendo, shoutout. Helen Nepomuceno Narod, shoutout. Dexter Barrera, shoutout. Ramel Episode, shoutout po. BCC Kabelski, shoutout. Asbuk E, shoutout.
Kay Lasher, si Silio, si Atoto. Darlene Workshop, shout out. Monrena Pakinga, Pakinga, shout out. Kanoy TV Official, shout out. Lagalag 44, shout out po. Lay Marioni Tijeda, shout out. Chris Lord Hagibis, shout out. Merna Atensya, shout out. Jolly Adnan Golom, shout out. Bilyar Taklan TV, shout out. Jake Lib, shout out. Marine Ibarra, shout out. Babes D, shout out. Soward Silent Viewers, shout out. Belen Adel, shout out. Papalmir TV, shout out po. Martin Pasha, shout out. John Paul Kando, shout out. Loy Gilhang, shout out. Danilo Bibit, shout out po. Omni Carlos, shout out. Nad Austria TV, shout out. Ben Perez, shout out. Donato ko, shout out. Edgar Y, shout out po. Raw Vlogs, shout out. At maraming maraming salamat at sa susunod na lang po yung iba. At dito ko natin natapos yung aking vlog. Maraming maraming salamat. Nakabot yung sa dulo ng aking video. At gusto kong pasalamatan na suporta sa Team Kapanalig, sa lahat ng mga viewers natin dyan, subscriber. Ganun din po sa ating OFW at sa ating self-viewers. Lalong higit po siya hindi nag-i-skip ng mga ads. At gusto ko rin pong pasalamatan ang lahat ng sponsor ng Team Kapanalig sa walasawang pagsuporta ninyo sa mga sulok ng mundo kayo naroon. Luzon, Visayas, Mindanao, sana palagi po kayo mag-iingat. God bless you po and bye-bye.